city since 1904. Situated in the heart of Malolos City, Bulacan State University is a place where quality and excellence, relevance and responsiveness, access and equality, efficiency and effectiveness come together to create a one-of-a-kind learning experience. Like the Graceland Mall, Caltex BSU gas station, and the 24-hour McDonald's food chain. BSU further illustrates this importance through constant construction like the new university library and graduate studies building expected to rise alongside the College of Nursing. We are an effective influence in team building and character development through sports. BSU is also established in the world of sports, earning infinite gold medals year after year. In addition to academic excellence, we guarantee that students develop not only in intellect, but also emotional maturity and strength of character. We are Bulacan State University, and your future starts here. Your future starts here. Your future starts with us. Your name, you will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's all right, 'cause I hear a voice and it calls me every day when others say I'll never be enough. Ginagamit namin pagka-palain.
extracurricular. Tapos, kapag ka may gagawin, dapat unahin yun kesa sa mga bagay na hindi naman masyadong mahalaga. Yung mga prof late, tapos sabihin nila, wala na sila. Parang sa yung oras na, sabihin na lang kapag may problema sa prof. Kaya, para marami ko yung nagagawin. Ayun po, yung pag may nahirap na lesson, wala ka po masyadong rush yung pinapagawa ng mga ko. Mas pagka yung kinukuha lang sa budget pagka sa mga ko. Wala kang pag-aaral ng mabuti ng mga admin. Mas simple lang yun sa kanila kasi ako yung regular student ako. Nakakompress ko yung schedule. Eh sila kasi tagal nila naghahantay. Imbis na ano, inububot nila yung oras sa ibang bagay. Mas unahan nila nakita. Pag minsan gumagal ako sa books ko, pag-spotting with classmates. Yun lang. Kaya mga naging kaibigan mo, mga naging kaklase mo, nagkakaroon ka ng cooperation sa kanila, na-develop mo yung sarili mo. Ayun lang. Siguro pag yung ano, foundation, kasi whole week daw, ano, pag wala akong iniisip sa pag-aaral talaga. Enjoy mo lang yung araw. Each time na magkakaroon kami ng chance na magkaklase ng kasama-sama, together, I take the opportunity para makausap sila about faith, about what they believe in, and try to parang isegue yung about sa what do they really believe in, if they believe it. God is there or God is not. If they believe that they're saved or they're not. If they believe that there is heaven or there is hell. And just, malaman lang namin sa isa't isa kung ano na ba yung pinaniwalaan namin at kung alam na namin isa ko yung sinabi ni Frank about sa friends kasi hindi na everything starts in a little, thing. Pwede tayo mag-start, halimbawa, kung gusto natin mag-share dito ako, personally, meron ako mga ka-friends, pero hindi lahat sa kanila Christian, hindi lahat sila naniniwala. Pero, kung doon, kaya natin mag-start. Mag-grow yun. Mag-grow yun into bigger. And, makakapag-share tayo unti-unti sa mga students at siblings. And, yung talagang desire ng heart, makapag-share about God, and para makilala nila, not about their religion, but their religion. I am Eliezer Jan D. Mercado, fourth year high school student. And I am from Miguel L. Babas, a grade 9 student from Gusu Laboratory High School. And we are part of the movement. Hi, I'm Joan, and I'm a member of Elevate here in Bulacan State University. I'm proud to be in this group kasi talagang naka-overwhelm yung na-experience ko kay God. And gusto ko siya sinishare sa mga classmates ko, sa mga friends ko, sa mga kakilala ko. At sana lahat talaga ng members ng mga mag-aaral nila sa BSB ay ma-share ng word. Ako si Charlie Zuleta, Fine Arts sa BSU. Na-experience ko si God sa Elevate nung mga times na wala akong social life, tapos yung mga kasama ko sa school ay hindi good influence sa akin. So nagkaroon ako ng privilege na maka-attend ng Elevate, and then doon sa Elevate, natutunan ko yung mga life lessons na makakatulong din sa akin para mas maging deeper pa yung relationship ko kay God. Tapos, as a student, gusto kong ma-share yung happiness at yung comfort na
naranasan ko kay God dito sa school by inviting them sa Elevate. At gusto ko din ma-share sa kanila yung blessing na natanggap ko nung matanda ko ng Elevate. Ano ko na-experience si God? Na-experience ko yung true happiness sa buhay ko. Kasi, like sa past life ko, meron nga akong happiness sa joy na nagagawa sa araw-araw. Pero, after that day, wala. Wala yung joy na yung talagang naglalas. Pero, nung yun nga, yung sa Elevate na, yung happiness na yun, yung naramdaman ko, hindi lang nawawala, kundi mas nag-grow pa yung happiness ko na yun. Experience si God? Siyempre, mahirap na experience yung isang bagay or isang taon na hindi mo nakikita or nalaman. Experience ko siya nung when I received God as my Lord and Savior na nakapag-attend ako ng Elevate. Siyempre, yung joy na gusto niya para sa akin, na-experience ko, and yung abundant life na gusto niya para sa akin. So, para sa akin, gusto ko rin yung ma-experience natin. Kasi hindi naman sayang or hindi waste ng time yung kinugugol namin para sa pag-attend ng Elevate. So, ako, gusto ko ma-experience ng iba yung na-experience ko kasi masaya eh. As an Elevate people, sa experience ko lang, nakapag-reach out ako ng kapwa-studyante. Sa umpisa, wrong motive siya. Yung tipong dahil nandun lang yung crush niya, in-invite ko siya, napapayag ko sila. Pero alam ko naman na kahit wrong motive yun, alam ko naman na sigad na yung bahalang magtama rin sa motive nila. Tapos yun, magiging follower na sila ng Jesus Christ na... Hindi lang sila basta attend doon ng dahil lang doon sa crush nila, dahil... Pero dahil na follower na talaga sila nila. Okay, so as a Christian teacher, I can reach or connect to my student through being example to them or being a good model to them. Say, for example, before we will start the class, we start with a prayer. So, minsan, nag-iisip sila kung bakit daw ako mag-start ng prayer. So, I will teach them to have a communication. No? Sometimes they will ask, "Ma'am, di po ako marunong mag-pray." So, I will lead them how to pray. So, I will set an example for them and then hanggang sa makasanayan na nila. And then, another thing, after the new year, I ask them to reflect. I give them some quiet time to reflect paano yung buhay nila in previous years and how they are doing in their spiritual life. And then, as a teacher also, I'm looking forward na sana the students, all BSU students will involve in Elevate or any Christian young people activities. Sana I can see them na nag-worship kasi BSU also is open sa mga religious or religious activities. Hindi naman, non-sectarian naman. So, that is why I'm giving them idea if wala sila ginagawa Saturday, Sunday. So, I'm sharing them which place they are supposed to be. Mga ganun. So, yun. Hopefully, I can see them worshiping God. I am Jani Sarmiento, faculty member of CICT College here in BSUA. So, actually, when Elevate was formed way back August 2013. So, ang original plan is to have this Christian community in BSU, Elevate BSU. And God's will, it
was a hope that a month out was, and it was to find out na magandang yung ito para sa festival ng PSU. Now, the reason kung may pihirin PSU is sabihin natin na malaki, pero siyempre iba pa rin yung PSU na masimula natin. Kasi nga, I myself, alam ko na makakatulong naman dito sa festival ng PSU, especially sa mga engineering students here in the College of Engineering na patuloy ang paglago ng katalunuhan at ng kadalingan, subalit ang spiritual na pangailangan ay kailangan mo sa pagkakay. Kaya itong elevation ay napakalaking bagay para sa mga engineering students, hindi lang sa College of Engineering, at sa mga ibang estudyante pa ng PSU na hindi na matutulungan ng elevation. Of course, being one of the faculty in the College of Engineering, ang gusto kong makita in the very near future ay ang isang komunidad na matiwasay ang kalooban, nagkakaisa, tutulungan at may takot sa Panginoon. Sabagat ang lagi natin natandaan, kapag may takot tayo sa Panginoon, tayo ay hindi na nagagabayan, hindi na natutulungan sa ating mga pangarap at sa ating mga gusto mangyari sa ating buhay. Tulong tayo sa iba. Magagabay natin ang ating sarili at makakagabay tayo sa mga kaibigan. Yung congratulations to all Elevate members, especially sa ating chairman, ganun, na you are exerting effort to reach students of BULSU in whatever means and capability you are doing it. At siguro yung one thing that I can give you for sure is I will help you. As an advisor, syempre, of course, I will be always at your back. I will always support whatever activities that you are going to program and schedule dito sa atin. I am Dr. Dolorita De Rosario of Malolos, sa Bulacan. I am teaching here at the Bulacan State University. And I am the BULSU Elevate Advisor. Rolling! I'm Julius Alfred Alfonso, Elevate Campus Leader here in BSU, and being Campus Leader, yung naging President ako last year, ngayon Campus Leader, ang dami kong na-experience, lalo-lalo na din sa ang konti naming uma-attend na mga leaders, pero ngayon ang dami na, sigat talaga yung nagpapalawak ng territory niya dito sa BSU, and I know na this year, mawi-win namin tong campus na to, in Jesus' name. I'm Nikki Soto and I'm Vice President of Elevate BSU. So, paano ko have an experience si Gabi dito sa Elevate BSU? So, part dati natin, wala pa kami groups, wala kami pagstayan. I'm praying na mas marami pa kami build na small groups and raise up na campus leaders. And I'm proud na part ako ng Elevate movement here in Bulacan State University. As an Elevate Campus Missionary in Bulacan State University, I felt the need of the students here. And masasabi ko na napaka-in-need talaga ng mga students dito sa Bulacan State University. And kahit na hindi ako dito graduate, I know na may raise up si God ng mga leaders. At alam ko na maraming mapaform na small groups through the Elevate movement here in Bulacan State University. And sa pag-interview namin sa mga students, I see the need na kailangan talaga ng isang movement dito. At alam ko na gagamitin ni God ang Elevate para ma-fulfill yung mission niya at yung vision niya para sa mga students. And I believe dun sa mission na go and make disciples here in campus. So I'm proud to say that I'm part of the Elevate movement. And I praise God na dito niya ako nilagay, and naniniwala ako na through Elevate,
marami tayong marireach out ng mga students, lalo na yung mga students na hindi pa ganun kakilala si God. And naniniwala ako na someday, mapufulfill natin yung visions and maraming leaders at magkakaroon tayo ng isang campus church dito sa Bulacan State University. And I'm really proud to say that I'm part of this movement. I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you, I've had a long day, I just wanna relax. Don't have time for my friends, no time to chit-chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gone.